everyone, my name is Neil and this is my first vlog, and if you want some tips, just like and subscribe my channel. So this is my first vlog. So ang una po nating tatalakayin for today is cat care. Okay, we have a cat here. His name is Nitsy. Look, okay, so introduce ko po sa inyo paano kami nagkaroon ng cat dito sa bahay. Actually, last, I think, May 30, pumasok po siya sa garahe namin. And then that time, nagkakagulo po yung mga kids ko. And then, sinubukan ko po siyang itapon. Napakasama ko po, no? Well, by the way, then after that, kinabukasan po, maingay uli sa garahe, and then we found out na bumalik pala siya sa garahe and na-stuck po siya dito. Ganyan po ang itsura niya. Na-stuck po siya dito. And then after noon, medyo ilang oras din siya na-stuck kasi hindi namin alam paano tatanggalin yung ulo niya dun sa butas. So, tinulungan pa kami ng partner ko by a video call kung paano tatanggalin yung kanyang ulo dun sa na-stuck na bangko. So, since nagpaampong talaga siya sa amin and then love naman siya ng kids, before, meron na kami mga alagang pusa. But since lahat po kasi kami dito ay meron hika. But, so for now, ang pag, bibigyan ko po kayo ng tips because this is not my first time na magkaroon po ng pusa. Actually, high school pa lang po ako, nag-aalaga na ng pusa yung nanay ko, and then marami kami pusa sa bahay kasi hindi ko po alam kung bakit lapitin ng pusa ang bahay namin. So the first thing is how to take care a cat. Okay? Love, love daw, sabi ng mga ate. Love, love, love. Ganyan po siya, kalambing. Kaya napakahirap na po siya tanggalin ulit dito sa bahay. So, actually, once na magkakaroon kayo ng cat, kailangan i-introduce niyo siya sa new environment. So, pag ang bahay kasi is nakikita naman ng pusa na babait yung mga nasa bahay, tahimik, pusa na po sila nagpapaampun, and then minsan meron din silang nakikita sa bahay na something na maganda sa mata nila. Okay? And then first is introduce yung pusa sa new environment. Kung halimbawa po maglilipat kayo ng bahay, kailangan po i-ready niyo po yung pusa kasi once kasi na nililipat-lipat siya, nagkakaroon siya ng mga behavioral problem. So nag-a-adjust pa siya. So and then second is sensitive po yung pusa sa sounds. Okay? Ayaw po niya ng masyadong maiingay na sounds like kung papatugtog po tayo yung mga bass, mga sounds ng speaker natin, parang nai-stress po sila sa ingay. So, kailangan po, gusto nila hanggang maaari, medyo tahimik ang bahay. Kasi pag nakakaano sila ng sounds, umiiwas sila and then nagtatago po sila. And then number three, sensitive din po sila sa mga strangers. Kung meron po mga bisita sa bahay, mapapansin niyo po na ang mga pusa is para silang stress lagi. Lagi sila nasa sulok, lagi po silang umiiwas po sila sa tao. And mahilig din po silang matulog. Kaya po nilang matulog ng 18 hours basta po hindi nyo lang po sila i-store nyo. At tinulugan nyo lang po ito. Siya po yung bagong baby namin dito sa bahay. Okay? And then, gustong-gusto po nila yung nakakaw. Siguro since baby pa to.
pasensya na po kayo sa mga background backup po. Magugulo po talaga yung mga kids. Okay? And then, gustong-gusto nila ng mga fresh food. Kapag halimbawa yung pagkain nila, alam nila na hindi na nila kakainin yun once na pinakain mo na sa kanila tapos nagdagay na doon sa kinainan nila, kailangan mo na siyang palitan. Actually, ang pinapakain lang namin kay Nitsi is bumibili lang kami ng isda. Hindi po namin siya pinapakain ng mga hasaw na isda. Isda po mismo, yung laman. Pinapakuluan po namin siya and peach po ng salt lang. Hindi po kami naglalagay ng seasoning sa kanya kasi once na meron po kasing seasoning tayo na nilalagay sa pagkain ng mga animals natin, napapansin po ninyo na mas mabilis silang yung balahibo po nila is parang natatanggal. Okay? Yung pong kasabihan nila na kapag may hika ka, bawal ka mag-alaga ng pusa. For me is, totoo naman po yun. Pero, the thing is, kailangan mo rin maglinis ng bahay mo. Siyempre naman po, di ba? Although marami na nga silang kalat-kalat na palahibo nila, kailangan mo rin maglinis. Siyempre. And then, gustong-gusto rin po ng pusa ng kinakado. Nakita niyo po siya. Yan po. Everyday po, paikot-ikot lang siya dito sa amin kung sino ang gusto niyang katabing matulog sa mga kids ko. And then sometimes, andito po siya sa kama. Katabi po namin siya sa matulog. Depende po kung sino yung gusto niyang kasama makatulog. Okay? And then, gusto rin bukod po sa fresh na food, gusto rin po nila ng fresh water. So, always change the water po ng mga pusa. Para rin po maiwas po sila sa mga bacteria. Okay? And then, sa kanilang pupo, ang kainaman lang po kasi dito kay Nitsi, kaya yung nagustuhan ko na rin siya inaampunin kasi from the beginning pa lang po na tumira na siya dito sa bahay namin, marunong po siyang gumamit ng banyo. Hindi po siya dumudumi kung saan-saan. Dumudumi lang po siya sa banyo. At ang maganda doon, doon siya mismo sa may butas magpupupo. Kaya madali po, pupuhusan na lang po namin yung pupo niya. Ganun po siya kadisiplina sa sarili niya, guys. Kaya love na love po namin siya. And also, hindi rin siya umiihi kahit saan. Isa lang po talaga. Ngayon, kung gusto niyo po silang i-train, magkaroon po kayo ng isang tray box and then lagyan niyo lang po ng hangin yung tray box and then doon niyo po siya i-train na magpupo every day. Actually, ang cat naman po, meron silang once pinakain mo, bilang ka lang mga ilang minuto, ilang oras, magpupo na po sila. So, i-train niyo lang po sila sa isang lugar. Just make sure po na kapag lilinisin niyo po yung tulugan nila, wag na wag po ninyo, pwede na po linisan ng may sabon, pero wag niyo po linisan ng may Sonox kasi ayaw po na po sa may Sonox. So kung tinitry niyo po siya na doon pupo sa banyo, konting-konti lang po ang paglalagay ng Sonox kasi medyo ano sila, hindi na sila magpupo doon. Maghahanap na po sila ng ibang magpupuan nila. So, masyadong hassle po sa inyo yun kasi babawi po ang bahay and then hahanapin mo pa kung saan sila nagpupo. Okay? And then, hate din po nila ang amoy ng gas. So, kung isasama niyo po siya, bawa, you need to visit po sa vet, magpagasolina na po kayo. Kasi ayaw po nila ng amoy ng gasolina. Nai-stress po sila sa amoy. Amoy ng gasolina, amoy ng mint, amoy ng mga lavender. Ayaw po nila yun. And then, kung mayroon po kayo mga pusa, ang mga pusa po kasi, kailangan po kasi, lalo na kung bago pa lang sila sa bahay, kailangan meron silang specific na lagayan. Bawa sa isang box, dito yung isa, sa isang box, dun yung isa. Hindi po natin sila pwedeng pagsamasamahin, lalo-lalo na kung bago pa lang po sila magkakasama. Kasi sinasabi ko nga po sa inyo na kailangan ang cat, kailangan i-introduce mo siya sa new environment niya. Okay? And also, yung mga bagay na gusto
gusto po ng cat, una nga po is yung kinakadal sila, lalo-lalo na sa age po. Ano po yung aming sinitsi, masyado pa siyang baby, kaya masyado pa siyang malambing. Gusto niya po ng kinakadal lagi. And then, mahilig din po silang mag-scratch para patalimin yung kanilang kuko. Okay? Scratching to sharpen their claws. Okay? Ganyan. Mahilig sila. So, ang gagawin niyo po dyan, kung meron po kayong abaka sa bahay at meron kayong tubo, ikot niyo lang po yung abaka. And then, kung meron kayong rug, yung mga basahan, ang basahan niyo po yung parang abaka siya, para kung sakasakali po, hindi niyo po siya itrain na doon siya mag-scratch. Para hindi po lahat ng gamit niyo sa bahay ay magkaroon ng scratch. Actually, madali naman po talaga sila tulungan. Okay? Love din po nila ang mag-sunbathing. The reason why lagi po sila lumalabas ng bahay is gusto po nila lagi sa arawan. And then, gusto rin po nila na yung katawan nila is nirarab nila sa lupa. Kasi, maano nga po yun. Pero by the way po, malinis naman po yung mga pusa actually. Kaya nila linisin yung sarili nila. Okay? And then, observe nyo rin po, ang cat, gusto rin po nila na laging nasa door and then sa window. Kasi, they are very observant. Gusto nila yung mga dumadaan na tao, in-observe nila. Tapos, kung halimbawa sa window, merong madidikit sa window na mga flies, lagi nila parang nilalaro-laro nila yon. And then, gusto rin nila lagi yung umaakyat sa mga matataas. Na like, for example, kung meron po kayong garden sa mga puno, lagi nyo po sila makikita na nasa taas. Kasi that is yun po yung part ng paglalaro nila. Okay? So, by the way, that's it, guys. So, kung meron pa kayong alam regarding sa pag-aalaga ng pusa, just comment below. And also, please subscribe my channel. And then, marami pa po tayong matututunan ng mga bagay or tips na maibibigay namin sa inyo. Okay? So, by the way, my name is Neil or Mommy Neil. And then, my kids, Kiara, Kirby, and Carl. Sila po yung aking mga assistant dito sa aking vlog na to. So, since this is my first vlog, kaya gusto ko pong introduce sa inyo yung aking mga kids and then yung aming pets. Okay? By the way, thank you guys. And I hope you support my channel for some tips. Kung ano po yung mga gusto nyo pong tips, just comment lang po below. And para mapag-usapan po natin ulit. Okay? By the way, guys, bye!